Hi, this is Pulgremo and welcome to my channel. Today, we will talk about the Traslacion. Sineselebrate ngayon ng mga taga-Quiapo at actually ng buong Pilipinas ang Traslacion. Ito ang paglalakbay ng imahe ng Nazareno mula sa Luneta hanggang sa Quiapo. They are commemorating the transfer of this particular image of the Black Nazarene from its original place to the Quiapo Church, where it is now housed. This has been part of our culture as Filipinos, as more and more devotees flock to the Quiapo Church in order to participate in the Traslacion. For many, many years, you have seen the numbers growing. And 11 years ago, I was able to join my first Traslacion. Sa Manila talaga, very popular to. In fact, suspension of classes and work have already been implemented every year in order for the people of Manila to commemorate this particular festive and religious event. The thing about the Traslacion is that it has also inspired a lot of Filipinos outside of Manila. There are many, many processions around the country in order to simulate what is happening in Manila. But this year, of course, because of the pandemic, that might not be the case. There are many, many devotees now in Quiapo Church waiting in line just to make sure that they kiss the image of the Black Nazarene. So, gusto ko lang ikwento rin yung experience ko sa pag-attend ng Black Nazarene. I will show some pictures here of my 2010 Traslacion and share with you my thoughts on the Traslacion. First, you will never feel alone. No? You have to understand that the Black Nazarene is a symbol of suffering. When you see it, you will know that Jesus is suffering. You will see a dark Jesus. Two stories there. First, nasunog raw yung bangka na pinagdadalhan niya from Mexico. Second, which I think is the most acceptable now, is the fact that the wood that was used in order to create the image is actually dark. Pero di ba, pag unang-unang kita mo pa lang sa Black Nazarene, makikita mo na isang taong naghihirap, duguan, may koronang tinik, pulang-pula ang damit, which is, of course, reflecting blood, carrying at the cross. A very, very heavy cross. So you will see a Jesus suffering. And so magtataka ka, bakit gustong-gusto ng mga tao ang isang image na parang ang hirap-hirap? Yung parang pag nakita mo siya, parang ang bigat-bigat. Why? Because people suffer. So Jesus, in the image of the Black Nazarene, who is suffering also, they feel na, He is one of us. Kasama namin siya. Black Nazarene is a symbolism of Emmanuel, one with us. If you are in the Philippines, you will see a lot of people struggle in life. Diba? We have always seen suffering. And ikaw mismo, if you are experiencing certain sufferings right now in your life, nakakagaang ng loob na may kasama ka sa paglalakbay ng pagdurusa. Jesus and the Black Nazarene effect on the people. And mapapansin mo sa deboto, napansin ko talaga sa deboto nun, talagang yun ang nakikita nila, to the point that they will imitate, of course, the color of the cloth of the Black Nazarene. So, pag pumunta ka sa Traslacion, kailangan naka-maroon ka. Or, I mean, hindi naman kailangan, pero yun ang nakikita mo sa deboto na nagsisimula ng kanilang debosyon. No? Kasi nga nagsisimula ito ng parang dugo, no? Pagdurusa. And then yung karamihan ng mga deboto doon, or if not all, nakapaa. In order to probably feel more suffering in walking under the heat of the sun, syempre yung asfalto, ang init-init nun. Yung atraksyon ng mga tao sa Black Nazarene ay isang atraksyon dahil marami tayong mga suffering sa buhay at nakakagaan ng loob na si Kristo, ang pinaniniwalaan nating tagapagligtas at Panginoon, ay pareho natin. Saka karamihan, di ba, pagbilad ka sa araw, mga trabaho mo mahirap, si Kristo na dark yung color niya doon, doon makikita na parang siya rin siguro, no? Bilad rin sa araw ang trabaho niya. Siya rin siguro alam niya yung pagdurusa natin. That is the wonderful thing about identifying with the Christ who suffers. Isa pang natutuwa kong experience doon is that makikita mo doon, there is strength in numbers. You have probably seen images on TV. I'm just relying on the pictures I've taken.
when I joined the Translacion in 2010, and you will really be amazed by the sea of humanity. Na feeling mo talaga, may ipit ako dyan, ako hindi ako makahinga dyan, mga tapakan ako dyan. Honestly, the reason why nakapaarin sila, para pag may nakatapakan sila, hindi masasaktan. And nakakatuwa lang tingnan rin yun. At yung pag gusto mong pumunta dun sa santo, gusto mong mapunasan yung santo, pag gusto mong hawakan yung lubid na nagila dun sa karo ng santo, aalalayan ka nila. Sabihin nila, gusto mo, tutulungan ka namin. Yung they will offer an helping hand. And they seem to not know each other, but they work in unison in order to facilitate the translation. Marami kami rin nakita ng mga Black Nazarene chapter in ganyan-ganyan, in a certain place. So parang grupo-grupo rin naman sila. Pero yung grupong-grupong yun are there in order to help each other reach whatever their desires are at that moment, which is to touch the image because of thanksgiving, because of a petition. And it's a wonderful sight to see the strength in numbers. Of course, may mga manduruko. Pero hindi yun ang deboto eh. Ang deboto ay yung mga tao talaga doon na pupunta, nakapaa, at talagang taimtim na nagdarasal. At habang nagdarasal, sinusubukan pumunta doon sa santo. At yun yung makikita mo amazing. You would not understand it unless you are in the middle of it. Some of us would quietly pray in churches, or some of us would prefer to pray at home solemnly, but that is how they want to express their love to Christ. Some of the people feel that it's fanaticism, and that is the reason why the Catholic Church would want to have the priest guide also the devotees, because these devotees have this passion to follow Christ. And they have to be guided by our Catholic priests so that they know that following Christ means being kind all throughout the year, means being one with his suffering, means having this faith-filled life all throughout the year and not only during January 9. And yung naalala ko yung homily ni Cardinal Tagle before is that you might not probably understand what the devotees are doing, but find beauty in what they are expressing. And this is the intense love for the Black Nazarene, for Christ who suffers. Kasi nga, they also are suffering and they find comfort in the Christ who suffers with them. Ang galing, di ba? Di ba yung parang, di ba tayo kapag nagsasuffer tayo? Nakakatuwa lang na may kaibigan tayo na dadamayan tayo at alam yung paghihirap natin, yung naranasan niyang maging brokenhearted, naranasan niyang malubog sa utang, naranasan niyang mawalan ng work, naranasan niyang magkaroon ng cancer ng ibang mahal niya sa buhay, naranasan niyang matitinding pagsubok, nakagaya ng nararanasan mo. At pag siya yung kasama mo, kahit hindi siya magsalita, alam mo na iintindihan niya yung pinanggagalingan mo, naiintindihan niya yung pinagdadaanan mo. And I think that's the reason why a lot of people join the translation. A lot of people are devotees of the Black Nazarene. There is strength in numbers. Yung paghihila lang nun, hindi mo magagawa mag-isa yun. Yung mga ihos rin na nag-gagwardya rin doon sa santo para hindi masira, at yung sumasalon ng mga towel. Ako, nakakatawa. Di sabi ko, parang gusto kong hawakan. Di sasabi, gusto kong sumawakan, sabi ko, sige. Pero nag-alangan ako. So natakot rin ako. So sabi ko, sige, babato ko na lang yung dala kong bimbo. So binato kong gano'n. Tapos yung mga iyos, parang nakikita nila kung sino yung babato. Tapos sasabi nila, o di may iyos na tumitig sa akin. Tapos babato ko na yung towel ko. Ayun, ito yung santo, ito ako. Binato ko yung bimpo ko. Ayun, umabot dito. So di umabot. So nawala na. But I had goosebumps when the Nazarene was like in front of me. Was like, it was so amazing. Probably nadadala nung nangyayari dahil ang lahat ng tao sumisigaw, Viva Senor, Viva Senor. At yung nararamdaman mo na parang lahat ng pananampalataya ng mga tao ito,
nag-escalate at that time, I'm telling you, it was so, so grace-filled. And at that moment, even if I was not able to touch the rope, touch the image, even with my bimbo not reaching the karo, I felt an amazing grace at that particular moment. I never regretted being exposed to the sun for a long time and being with people talagang face to face, no? Just to be with the spirit of the translation. Meron kaming parish priest dati dito sa parish kasi Father Risato. Meron siyang motto, ang sinabi niya, something to suffer, something to offer. At yun yung nakita ko rin sa translation. A lot of devotees are trying to make themselves suffer more. Yung uso dati na pag pinapahirapan mo sarili mo, mas feeling mo napapaisa ka sa paghihirap ng Panginoon. It is already discouraged by the church to inflict pain on yourself just to let other people know that you are being one with Christ suffering. But some of them still feel that way, and it's nice to honor the way they see their suffering. Pero isa sa mga pwede nating isipin doon is that kung ano man yung pinagdurusahan mo, whatever it is that you are carrying right now, whatever problems you are dealing with right now, you offer it to God. And that is something like naglalakad ka na nakapaa or sumasali ka sa posisyon or kahit maganda bali-bali ang buto mo, maabot mo lang ang santo. Pareho rin yun eh. Pareho na ang halaga kung ano man ang pinagdurusa mo ngayon. Kung ano yung sakit mo ngayon, i-offer mo sa Diyos. And that is the wonderful thing I have seen in the devotees also during the translation. They wanted to suffer because they wanted to offer something to God. And that is an admirable thing that I've observed. You will never be afraid if you join the translation. Of course, we are not disregarding some people who will use the translation in order to do some crimes. No? But what I'm saying is this, you will never feel afraid being in the sea of humanity because you know they have this faith. At that particular moment, the faith is so powerful that they are kinder. I'm telling you, yung sinasabi, of course, nagkakaipitan, nagkakatulakan minsan, pero ang na-experience ko doon, yung kahit nagtutulakan, walang nagmumura, walang nagsisiga, wala talaga yung, walang nagmumura, nagagalit, natapakan mo siya. Hindi. It's more of like, it's part of the ritual. And rituals, as I've said, are powerful because they make people cling to certain traditions because rituals bind us as a people. And as a Catholic myself, I really wanted to know why devotees are flocking in the translation, wherein you can always go to Quiapo every Friday or any day and you can actually touch the image. There's that particular powerful thing about dates and about events that people cling on and that people would want to celebrate. And the beauty about celebrating this is you transfer this particular tradition from generation to generation that inspires a lot of people. So ako, inspiring sa akin ng translation. Pag siyempre nakakaawa pag may nahihilo na mamatay at namamatay, no? Pero hindi naman yun ang objective nun eh. Ang objective ng translation was to celebrate the fact that people who are already suffering would want to celebrate the suffering servant in Christ. And last thing that I would like to share is the fact that ang galing, no? Christ is able to unite a lot of people during January 9 in Manila and probably in some areas also of the country because of the people's need of a leader. And they see a leader in Christ, a leader who knows what they are going through. And that is so powerful also. Because even if it's just an image of Christ, they get a sense of leadership. They get a sense of, I want to follow this man. They want to follow Jesus Christ. And ako, yun ang pinag-celebrate ko at pinag-thankful ko na may translation tayo. I don't know how they will do the translation now that we are in a pandemic, but what I know for sure is this. They have faith in Jesus. And that alone itself already makes the translation special.
discover something nice sa buhay, something nice sa Pinas, something nice in your faith. Like and subscribe to Grandma Channel and click the notification bell. God bless you.